Nabigyan ng trabaho ang mga street dweller na sumama sa seminar ng DSWD kasabay ng pagdating ni Pope Francis sa ating bansa. Ang ilan ng mga pamilyang kinuha raw sa Rojas Boulevard hindi pa raw nakakabalik sa kanilang pwesto hanggang ngayon. May news to go sa linya ng telepono, si Sherry Ann Torres. Sherry Ann? Yes, Cara, isa sa nakausap natin sa May Malati area, si Jenny na nakabase roon. Isa raw siya sa mga ilalok ng mga taga-DSWD na mag-outing sa Batangas. Pero di raw siya sumama dahil mas gusto niya makita ang Santo Papa at may pagsusulit sa eskwelahan ng kanya anak. Pero yung mga kalugar daw niya nagsisama. Umalis daw ang kanya mga kaibigan madaling araw ng January 15 at bumalik gabi ng January 19. Yung mga dumalo sa naturang seminar na ibinigay WD, binigyan daw ng trabaho bilang street sweeper pagkatapos. Ito naman daw ang hinahabol ni Jenny, kaya nakipag-usap siya sa DSWD at pinayagan daw siya ng pagsisimula sa naturang trabaho sa Lunes ngayong araw ng ito. No? Noong nakaraang taon na Kara, bandang October raw, ginawa ang modified CCT seminar nila, sabi ni Jenny, na nadaluhan niya. At itong araw ay ginawa sa isang resort naman sa Cavite. Maliban sa kain, tulog at swimming, binigyan din daw sila ng seminar sa pagiging magulang o yung tinatawag na parenting. Samantala si Virgie, na nakabase naman sa kahabaan na Rojas Boulevard, kinumpirma rin ang pagbuha sa apat na pamilyang kalapit pwesto niya doon bago dumating ang Santo Papa. Pero ang sinabi ni Virgie, Cara, gaya ditong si Jenny, hindi rin daw siya dumalo dahil nga mas kinakailangan niyang makita ang Santo Papa kaysa dumalo sa panibagong seminar. Gaya ni Jenny, sumalang din daw siya sa isang seminar doon sa isang resort. Pero yung mga nakuha daw niya doon sa kanilang dinaluhan ng seminar ay hindi niya talaga direct ang gamit. Kaya nagdesisyon siya na mag-aral na lamang ng pagmamasahe at ito na ngayon yung kanyang ikinabubuhay. Kara narito yung bahagi ng ating mga naging panayam sa kanila. Nung sinabihan po kami yun, wala naman kaming alam na ano. Ang alam namin dadating si po. Pagdating na po dito, dito na sila nagkaroon ng trabaho kinabukasan na. Yung sabing may trabaho, yun lang po. Kinulit ko yung facilitator. Gusto ko rin magtrabaho. Kara, kani-kanina lamang nakausap natin si Nato Reyes, ang Secretary General ng Grupong Bayan. At sabi niya, yung pinakahuling impormasyon nila, maliban dito sa sinasabing Oktubre na pulong na dinaluhan nitong mga kagaya ni Jenny at Virgie, meron din silang mga na-document naman na pag din sa mga informal settlers naman noong bandang May 2014, no? At ito ay kaugnayan naman o nakasabay naman doon sa isinagong World Economic Forum. Meron daw silang impormasyon din na nagsasagawa na rin ng pagra-round up o magsasagawa na rin ng pagra-round up sa mga street children naman sa Angeles City sa January 31 at February 7. Tara! Okay, Sherry Ann, linawin lang natin, pero itong dito sa particular na pagpunta nitong mga street dwellers doon sa seminar nung time na nandito ang Santo Papa, ito ay hindi puwersahan. Kumbaga, meron kang choice if you want to stay in the streets or you want to join the outing. Hindi kumbaga, hindi sila pinwersahan ng DSWD na pumunta doon sa outing na yon. Oh, Kara, meron ang nakausap natin, dalawang grupo ito, no? Yung isang una nating nakausap, itong si Jenny at si Virgie. Ang sabi nila, dahil daw sa sila ay nakadalo na doon sa nakaraan na seminar doon ng isang taon, ano, ang naging pagsasabi na lamang sa kanila, ito ay isang imbitasyon. Gusto niyo bang sumama sa outing? Pero itong isang pamilya, simpalay natin na nakausap, nung araw din na yon, ang sabi naman, dahil hindi sila naka-attend ng seminar nung nakaraang taon, ang sabi sa kanila, kailangan yung dumalo para kayo ay makapagbakasyon at nang sa gayon, bibigyan din namin kayo ng trabaho. Mm-hmm. Tara? Mm-hmm. Okay, maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres.